Handa na si Mang Bonifacio na mangisda. Ito na ang kanyang hanap buhay sa nakalipas ng 20 taon. Kung kakausapin ng mga mismong isda ang kinabubuhay, hindi na nila dama ang kasaganaan. Sinubukan kong alamin ito mismo sa parting West Philippine Sea. Malakas ang alon, pero kailangan mangisda. Ito, tinong lang hanggang dumating yung ano, isda, dadaanan, kukuha ka. Lumipas ang isang oras na walang nahuhuli. Wala pa rin. Dati daw, kada isang oras, halos sa kalahating kilo o minsan isang kilo na uhuli niya. Ngayon, halos mag-iisang oras na kami, wala pa rin huli dito sa gitna ng dagat. Ano sa tingin niyo rason, Kuya, kung bakit wala pa rin tayong huli? Kasi marami yung nahuhuli ng isda ngayon. Maya-maya lang. Ito na, iisa lang. Meron? Oo. Yun! Nakahuli rin. Tapos may isa pa. May isa pa? Yun! Sa loob ng halos 3 oras, 3 isda lang ang nahuli ni Mang Bonifacio. Sapat na raw para sa agahan nila ngayong araw. Mahigit kalahati ng ating isdang kinakain na mula sa karagatan ay galing sa mga maliliit na mangingisda tulad ni Mang Bonifacio. At ang natitirang kalahati ay galing naman sa mga malakihang pangingisda. Sa Quezon, hinahabol ng mga mangingisda ang pagsilip ng araw. Sa ganitong oras daw kasi nagsisipag-angatan ang mga isda. Hinuhuli lang nila ang mga isdang lumalapit sa mga inilagay nilang pabahay at hindi sumasayag sa mga bahura ang kanilang uri ng lambat. Pero dahil nasa loob sila ng karagatang sakop ng kanilang bayan, imbis na sa malayong karagatan, iligal at patago ang kanilang pangingisda ngayong araw. Karamihan din sa mga manggagawa ng bangka ay mga minor de edad. Ang ganito karaming huli, sapat lang daw para sa ginastos na gasolina ng bangka. Para hindi sila isuplong sa mga otoridad, kailangan pa nilang magbigay sa sino mang humingi. At kukunin pa ng 14 na manggagawa ang kanilang sweldong kalahating kilong isda para sa araw na yon. Pero kung may deadline na pinangangambahan para sa karagatan, ito ang dekada ng 2050. Ayon ito sa mga siyentipiko ng Dalhousie University sa Canada. Pero wala pa man ang 2050, may mga lugar sa Pilipinas na ramdam na ang pagkaubos ng isda. Sa General Santos City, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking bagsakan ng tuna sa buong mundo.
dami ng tuna na ibinabagsak ngayon. Sino ang mag-aakala ng mga malalaking isda tulad ng tuna ay 10% na lang daw ng kanilang original na bilang. 50 taon ang nakakaraan. Mas marami noon. Siguro ang dumarating ngayon, ikumpara mo sa 70s, 80s, mga 150 tons. Ngayon siguro mga 50 tons na lang. Katunayan, sa 6 na malalaking cannery dito sa Jensan, ang ilan ay nagbawas na ng plantasyon. Kaya dinesisyonan ang isang tuna ban ng Western and Central Pacific Fisheries Commission kung saan ibinawal ang malakihang pangingisda ng tuna. At tanging handline o pamingwit lang ang pwede sa malakihang bahagi ng international waters. Mas mahabang oras at panahon na rin daw ang iginugugol sa paglaot para lang makahuli ng tuna. Pinakatagal na yan, mga 5 days. Ngayon, at least mga 15 to 20 days lang na ang duration ng kanilang fishing. Isa ang Moro Gulf sa pinangingisdaan ng tuna. Dito ang tungo nila Dodong ngayon. Sa loob ng 5 araw, mamumuhay sila sa gitna ng maalong karagatan. Uuwi pa rin ngayon ang grupo ni Dodong nang walang huli. Huwag yung kaon. Huwag pa yung kaon. Sa loob ng Jensan Fishport, 7 oras namin kinunan kung gaano kabilis na uubos ang mga tuna. Dahil international fishport, hindi lang mga Pilipino ang consumer ng mga tuna rito. Sagot din natin ang isdang kinakain sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang ibang mga mangingisda, napipilitan ng kumuha kung saan bawal. Taong 2006, nang matapos ang kontratang nagbibigay permiso sa Pilipinas na mangisda ng tuna sa Indonesia. Maliit ito sa Pilipinas. So, sa Indonesia, daming isda. Pero mag-ingat din kami kaya mayroon man, illegal man kami pumasok doon. Sa pag-aaral ng UP Marine Science Institute, sa 7 pinakaproduktibong pangisdaan sa Pilipinas, lumalabas na sobra ng 50% ang bilang ng mga nangingisda kaysa sa kakayahan ng karagatang magparami muli ng isda. 80 to 90% are overfished. We should recognize na meron na mga species na wawala na in some area. So it can happen here and it is happening for some species already. Kitang-kita sa mapang ito na ginawa ng UP Marine Science Institute na halos lahat ng ating baybayin ay overfish na. Dumami rin ang mga sikmura naghahanap ng laman dagat. Marami rin sa mga isda ang kinukuha ng masyado pang maliit o masyado pang bata, kaya hindi na nabibigyan ng panahon para magparami.
We have to reduce fishing effort by 50%. Twice na tayo the capacity of what it can accommodate. That doesn't mean that wala nang isda, pero pababa ng pababa yung huli mo. Pinagbabayaran din natin ngayon ang mga pagkakamali ng nakalipas. Ang tinatanggap natin dahilan dyan, unang-una, yung sinasabi nating destructive fishing method o mapanirang gawain pangisda. Tagang sinisira yung pangisdaan, sinisira yung isda, pinapatay yung similya. Sa Zambales, ramdam pa rin hanggang ngayon ang epekto ng mga pagpapasabog sa lugar na noon raw ay kaliwat kanan. Sa isang dinamita, libo-libong isda ang nahuhuli sa loob ng ilang segundo. Ang mga bahura na nawasak para sa iisang araw ng pangingisda, 5 dekada ang bibilangin para muling mabuhay. Ang mga lugar ng pangitlugan sana ng mga isdang kinakain natin ay halos wala na. Ang mga bahura, 5% na lang ang natitira. At maaaring mamatay na kung magpapatuloy ang kasalukuyang gawi. At ang mga bakawan, kung saan nagpapalaki ang mga maliliit na isda, 20% na lang ng orihinal na dami ang natitira. At kahit pa may pagkukunan tayo ng isda sa mga palaisdaan, hindi rin pwedeng sumobra ang mga ito dahil maaari itong magdulot ng polusyon sa dagat at humarang sa mga lagusan ng tubig. Kailangan talagang pagandahin natin ang sistema natin ng aquaculture at hindi na pwedeng balikan yung mga dating style na fish ponds. So kailangan may mga bagong teknolohiya kung saan magkakaroon ng fish factory, indoors, solar-powered, recyclable water sa bawat barangay. Sa patuloy nating pagpiga sa yamang dagat, tila hindi na rin imposibleng mangyari na pati ang mismong karagatan ay magutom sa sarili niyang isda. Ang oras ng ating yamang dagat ay bilang na. Sinasabi na noong panahon ng mga Kastila, lahat ng ilog sa buong Pilipinas ganito kalinis, pati na ang ilog Pasig. Dahil sa tubig, mamamatay ako sa galit ng mga tao dyan.